Hello everyone, welcome to my channel. Sa video ito, itatalakayin natin ang paano kumuha ng OEC or mag-sign in sa bagong www.onlineservices.pua.gov.ph. Okay, punta kayo sa Google ninyo and then search nyo to www.onlineservices.pua.gov.ph, small letter lahat. So hanapin nyo tong e-registration .poea and then click ninyo. Yan, makikita niyo yan ngayon. Yan ang pinaka harap niya pag kinlik nyo yung link na yon. Makikita nyo yung let's go. Click nyo yung let's go. Yan. Ito ngayon yung lalabas. E-registration. Login, email address. Next, registered. Dito muna tayo sa registered. Pag di pa kayo naka-registered, click nyo lang yun. Nakalagay doon. You don't have an account yet. So, i-click nyo lang yung registered. Ganito yung lalabas. I accept the term of use. Click nyo yun. And then, ito na siya yung makikita nyo. Mga paalaala. 1 to 5 siya. Tapos sa baba, nandun yung link ng POEA at saka yung email. Pagka nagkamali kayo ng pag-fill up, mag-message lang kayo nandun sa baba. Ito, sasagutan nyo, first name, middle name, last name, suffix name, kung meron, gender, email address, kailangan ay active, at lagi nyo yung ginagamit yun, at lagi nyo yung binubuksan. Kasi magsesend dito ng verification code, ang POEA, tsaka yung password nyo pansamantala, pagkatapos nyo mag-register. So, click nyo yung registered pag napilapan nyo na. Palaala, checkin yung mabuti, bago kayo mag-register, bawal magkamali dahil hindi na po iulit natin. Sila na yung magtatama kung ano man yung mali nyo. Kaya magme-message kayo dito sa may baba pag kayo'y nagkamali. So, double check bago nyo i-registered. And then, click registered. Yun. Tapos, balik ulit tayo. Click yung let's go. And then, log in your email. Lalagin nyo yung email nyo na gamit nyo at saka yung pansamantala ninyong password kasi papalitan naman yung password na inyong ilalagin dyan. And then click next. Yun na. Login. Yun, naka-save nito yung password ko kasi naka-registered na ako. Yung password nyo, tatandaan nyo. And then login ulit. So, ganito yung lalabas. Sa mobile phone to ha, ganito yung itsura niya. Kaya ako gumawa ng ganitong version para sa mga kapwa ko, FW na kagaya kong walang laptop, cellphone lang yung gamit. Karamihan naman sa atin, cellphone lang yung gamit. Pero, kung hindi nyo alam, wala kayong susundan na link, medyo malilito kayo kung alin ba yung kung anong gagawin ninyo, step by step. So, ganun kasi yung na-experience ko. Kaya, naisipan kong gumawa ng video para sa inyo to mga kapwa ko, IFW. So, pasensya na lang kayo kasi nga cellphone yung gamit ko. Naka-portrait siya. Kaya, nakatayo lang siya na ganyan. Hindi na may landscape kasi po, screen recorder. At cellphone yung gamit ko. So, close. Yun. Tapos, ito yung makikita ninyo. Wala pa tong ang picture at saka passport picture. Kayo'y mag-upload. Nakita nyo meron kasi naka-registered na nga ako. Click nyo lamang yun, yung add profile picture and then attach passport. Palaala ulit, sa passport, kailangan ay yung harap talaga para i-accept. Kung hindi i-accept, ulitin nyo ulit, malinaw, yung close-up ba, nakasya sa size na hinihingi dito. Ganon din sa picture, profile. Dapat naman medyo decente kasi ito ay ating ano sa POEA. Atin na tong record eh. Yun naman medyo formal tayo kumbaga. Tapos, may sizes din ang picture. Kung hindi i-accept, baka sobrang laki or maliit. Baka kayo magtaka kasi bakit hindi kayo i-accept. Ganyan ito. Pabalik-balik lang. I-try nyo lang ng i-try hanggang sa mag. Okay. So, pag nakita nyo yan, sa baba niyan, kiklik kayo dyan sa baba or submit or update yung mga ganun pag nag-okay na siya. Tapos, dito,
kahit i-click nyo itong balik manggagawa, i-click nyo, papakita ko sa inyo. Ito, pag hindi pa kayo naka-registered, kulay yellow. So, initial assessment, ibig sabihin nito, kailangan mo na natin gawin step by step to. Yung passport data is available, beneficiary data is available. Yun yung ganun. Yun na nga, aga-upload kayo ng inyong picture at saka yung passport. Then, click nyo yung next. Balik ulit tayo, pakita ko sa inyo yung pinaka-dashboard nyo. Ito yung dashboard na makikita nyo naman yung sa kaliwa. Tapos sa taas yun. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng balik manggagawa. Dito tayo, click nyo ang my profile. Yan. Ito yung pinaka-importante ha, yung profile nyo. Kung ano yung pangalan na inilagay nyo doon sa register, yun na rin yung nandito, hindi na yun mababago. Kaya sabi ko sa inyo, ingat, baka kayo magkamali. Birth date, at saka email address nyo, hindi dapat kayo magkamali. Yan. Address nyo, lahat, pilapan nyo tong details dito. Mother's name, details, nanay ng pangalan nanay ng dalaga pa. Tapos ditong add new identification. Kung gamit niyo passport, SS pag-ibig, pwede niyo i-add dyan. Identification number, issue date, expiry date. Sa beneficiary naman, add beneficiary. Kung may asawa kayo at anak, ilalagay niyo first name, middle name, last name, gender, relation, daughter, ganun, or husband, ganun, or wife, ganun, birth date, at mobile phone. So, okay na yan. Napilapan nyo na kunyari lahat. I-check nyo mabuti. And then, click nyo yung update sa taas. Update profile. Yun. I-click nyo yun. Balik ulit tayo sa dashboard. Take note ha. Medyo mahirap pag mag-fill up kayo kasi paulit-ulit, pabalik-balik. Ulit-ulitin nyo lang. Balikan nyo lang tong video ko na to. Kunyari, napilapan nyo na lahat to ha. Okay na yan. Punta tayo sa balik manggagawa. Yun. Pag nakakapag-upload na kayo ng passport at picture nyo, update nyo na rin yung mga profile nyo lahat. Okay na. Click nyo sa kanan yung balik manggagawa. Ito yung lalabas. Nag-green na siya. Ibig sabihin, okay na lahat. Click nyo yung next. Ayan. Ito na yung previous contract details. Ito na yung pagkukuha kayo ng OEC. Tayo pa lang. Input your flight date. Dito siya nakalagay. Kung ano yung date mo. Tapos, itong next. Sa ngayon, wala pa akong date ng flight. Kaya hindi ko siya ininext. Pero pag ininext nyo yan, ang nakalagay dyan ay yung inyong details sa BM Online. Parang na-transfer lang dito. Kaya maalwan na kung mag-registered kayo o naka-registered na, kahit hindi pa kayo uuwi, gawin nyo na to. Pero hanggang dito lang muna, huwag nyo na munang lalagyan yung input your flight name kung wala pa kayong schedule ng pag-uwi. Pero kung okay na lahat, napilapan nyo na lahat, register na, click nyo yung balik manggagawa sa kanan, tapos sa baba yun ng my links, balik manggagawa, click nyo itong next. Ang malabas dyan, details natin sa dating BM Online natin, parang transfer, no? May mga tanong diyan sa baba na kung same employer ka, makakakuha ka ng exemption of OEC. Pero kung change employer ka, mahihirapan ka or hindi ka makakakuha dito, kailangan ang kanilang rules ay pupunta ka sa pinakamalapit na embahada natin o nasa abroad, sa embassy na malapit sa atin para may update nila yung iyong info. Yun lang yun, yung pagkakaiba ng change employer. Kasi may tanong diyan na kung same employer, so click ang yes. Kung are you returning the same job site? Yes. Yun. Tapos, fill upan nyo na lahat. Click nyo ang submit. Yun. Mag-aano na lang OEC. Ganun lang siya, guys. Kaya, inuulit ko ulit, dito yung pag kukuha ka na ng OEC. Click mo yung balik manggagawa sa kanan, dun sa my link. Ito na yung lalabas. Type ang flight.
Tapos, click dito. Sunod dito, fill up mo na yung ibang mga details. Pag okay ng lahat sa baba, click submit. Ganun lang siya, guys. Napakasimple. Sana naintindihan niyo po ang simpleng explanation ko. Ginawa ko to para sa mga kapwa ko OFW na mobile phone user. Pasensya na kayo sa size. Hindi, cellphone lang yung gamit ko. Hindi ko siya magawang ipa-landscape kagaya ng mga ina-upload ko na video. So, sana nakatulong sa inyo to. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat, mga kapwa ko OFW.